Dumarami raw ang kaso ng nakawan sa bahagi ng University Belt sa Maynila. Ang mga sangkot, mga menor de edad na kawatan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Doble ingat po sa mga madalas mapunta sa U-Belt. Mas talamak na raw kasi ang nakawan, sangkot ang mga kabataan. Sa unang tingin, simpleng larawan lang ito ng dalawang kabataan sa Sampaloc, Maynila. Pero ang mga batang yan, notorious daw pagdating sa nakawan. Yan ang Facebook post ng estudyanteng si Jaisel Ann Salang. At sa kanyang karanasan, kahit bistado na raw ang gagawin ng mga bata, wala raw makapigil sa kanila. Nung nandun na kami sa P-Campa, nasundan niya kami and habang nakaupo kami dun sa waiting shed, tinatry niya ulit buksan yung bag ng teammate ko. Ang matindi pa, kwento ni Jaisel, agresibo at nananakit ang mga menor de edad na kawatan. Nang makita siyang kumukuha ng litrato, sinipa pa ng mga bata ang isa sa kanyang mga kaibigan. Pero hindi lang daw ito dahil kung mag-isa ka naman, may iba pa silang paraan. Yung ibang modus nila is, kunyari mag-isa ka, tapos papalibutan ka nila, bibilugan ka nila. Tapos kunwari inaalokan nila ng tinitinda nila. Pero binubuksan na yung bag mo yan, nagnanakaw sila. Ayun yung... Estudyante Manuguro, hindi ligtas sa ganitong klaseng pagnanakaw. Ilang mga estudyante na rin na nagpahayag ng parehas na sitwasyon sa Facebook post. Ayon naman sa Republic Act 9344, mananatili ang karapatan ng children in conflict with the law na nasa edad 15 years old pababa na sumailalim sa intervention program at maging malaya sa criminal liability. Sa kabila niyan, patuloy naman daw na umaaksyon ang Barangay 396 Zone 1 kung saan madalas umatake ang mga batang kawatan. Kami, day and night ang aming pagpapatrol yan, mga talag namin. Saka hindi kami nawawala ng tao sa barangay. In case na mayroong magreklamo, nandito kami palagi kami nakatingin. Tumanggi mang magbigay ng panayam, pero patuloy din daw ang pagpapatrol ng University Belt Area Police Detachment upang makaiwas sa anumang krimen. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.